Yo, what's up guys? At welcome back naman sa ating channel. Tayo sincere sa inyo na Honda Supremo from Cavite. Tres Matres Cavite, ma. And sir, sila natin yung Supremo ni sir na nalustrid yung pang camshaft holder. Doon sa kanila may bagong may gumagawa naman daw. So, kita yung gawa natin na binabakalan natin, inisliba natin ng tornilyo. So, nagustuhan yung gawa natin ni sir, kaya dinayo tayo rito pang Quezon City, o Cavite. Share ko sa inyo kung paano mag-slip ng ganong problema sa XR150 na nalustrid yung camshaft holder. So ito na yung motor ni sir. Bali maaga pa siya dito pumunta, mga 6:30 dito na si sir, nag-aantay na sa atin. So ang problema lang ni sir dito sa kanyang Supremo, yung nalustrid yung sa may camshaft holder. So yung problema ni sir kasi noon ang tune-up daw pagbalik. Yung bali may sumama na thread na dun sa kanyang bolt. Yan si sir ko sa inyo yung pag-i-slip na gamit ang tornilyo na 3/8 at saka yung may lock para mas matibay. Kalasin ko muna yung tangke, upuan, saka yung mga clearings niya para magawa natin maayos yung ating pag-i-slip. Throw your hands up if you with it, drop it. So yan guys, nakakalasan natin yung tangke tsaka yung mga flairings nya. So yung problema ni sir, ito yung sa bebaw. Yan, bali yung galagis na sya. Kung papansin, tumatagas na yung lights dito sa bebaw kasi lustrid na nga yung sa may head bolt. So yan, bali dalawa nang gagawin natin na pag-i-slip. Kalasin ko muna yung cover para makita natin yung thread dun sa may cam shaft holder. So yan guys, naluwagan na natin yung tornilyo dito sa may cam holder. So tanggalin ko muna yung tornilyo para ma-check natin yung thread dun sa may cam shaft. Dinayo lang tayo ni sir para magpa-repair sa kanyang cam holder para balik standard. Isisir ko sa inyo kung paano mag-standard gamit ang tornilyo na 3/8 para mas matibay na kabok na bakal na siya. Yun ang gagawin natin dun sa kanyang cam holder. Ayan, nakalas na natin. Yan nga pala mga kapatid, na ginamit ni sir kasi nagpalit na siya, kaya akala ni sir ang problema ng tornilyo niya ay yung loose thread, yung itong bolt. Kaya nagpalit si sir, yung pala ang problema niya yung camshaft holder. Kasi sumama na nga yung thread, bali ito. Na-order nila sa Shopee, hindi na siya yung stock talaga. So yun ang gagamitin natin na ano, yung ibabalik natin. So tanggalin ko muna yung... So yan guys, napansin ko dito sa kanyang camshaft holder, napaka... Ito yung nangyari sa kanyang ano, camshaft holder. Yan, nawala na yung thread. Dun sa kabilang banda, sa may banda ang kaliwa, medyo mayroon pa naman natira pero palos thread na rin siya. So tanggalin ko muna yung apat na nut sa may kanyang cylinder head. Kalasin ko muna, mga kanaluwagan ko na rin ito. So yan guys, natakalas na natin yung nut sa may cylinder head. Tanggalin na natin yung camshaft holder na re-repairin natin. Sana magustuhan ni sir yung pag-repair natin sa mga ganitong problema na loose rin sa may camshaft holder. Na balik standard gamit ang ating 3/8 na tornilyo at saka yung ating lock. Yun ang pinaka ano natin yung lock kasi mas matibay pag may lock yung ginagawa natin para once na magkalas tayo ng tornilyo hindi sasama yung slip natin. So ito na yung sa may camshaft nya. Napapansin nyo yung kabilang side sa ibandang kanan wala na yung thread, naubos na siya. So may bandang kaliwa naman yung pa-loose thread na rin kung papansin nyo. Yan, manabula yung camera ko. So ayan, pabilog na rin yung ano. Wala na rin siyang thread. So, salang muna natin sa ating gato para makita nyo makabuknay kung paano ako mag-repair ng ganitong problema sa XR o Supremo. So, yan guys, naisalang na natin sa ating gato yung camshaft. So, itong gagamitin natin mga kabuknay. Gagamit tayo ng 5mm na antap. Ito yung gagamitin natin panlock. So, bumili na tayong bago kasi yung luma natin na pudpud na naubos na sa kahasa. So, at saka 316 na barina. Ito yung panlas natin na barina gagamitin doon sa ating sleeve. Saka ito naman yung 532 na barina. Ito naman yung gagamitin natin panlock. So, ito yung gagamitin ng tornilyo, yung 3/8. Butasan ko muna ng 8mm na barina. Ayan, butasan muna natin yung dalawa ng 8mm. Ito na yung gagamitin natin na bala na barina, yung 8mm. So, butasan ko muna. So yan, nabutasan na natin ng 8mm yung camshaft. So ininix naman natin yung thread na
3-8. Ito yung gagamitin natin, yung hantap na 3-8. Bali, ginawa na natin ng ano, extinction. Ayan. Lagyan ko muna ng thread na 3-8. Ayan guys, nalagyan ko na ng thread na 3-8. Ayan. Ito na yung kabila. So, ilalagay na natin yung tornillo. Ito na ilalagay natin na tornillo, yung 3-8. Ito yung gagamitin natin pang steep. So, kabit na natin yan, mga kapuknoy. Saka natin puputulin. Ayan, putulin mo na natin yan. So yan guys, naikabit na natin yung 3-8 na tornillo. Ayan, naisliban na natin. Next naman natin ngayon yung 532 na barina. Napapansin nyo dito sa bay bandang gilid, sa islib natin, saka yung sa may camshaft, butasan natin bandang gilid. Ito yung gagamitin natin ng lock. Yung 5mm na tornillo. Butasan muna natin ng 532. So lagyan ko muna ng butas. So yan guys, nabutasan na natin ng 532. Ayan. Ito na yung kabilang side. Ngayon, i-next naman natin yung 5mm na barina. So hindi ko na pinakita yung pagbutas at saka yung pag-thread. Kasi walang humawak sa ating cellphone sa mga buknoy. Lagyan ko muna ng thread na 5mm. So yan guys, nalagyan na natin ng thread na 5mm. Ayan. I-next naman natin yung tornillo na gagamitin natin, yung 5mm din. Ito yung gagamitin natin lock dito sa ating. Ilagay muna natin. Ayan, lagyan na natin. Saka natin higpitan, saka natin putulin ulit yung tornillo na linagay natin na 5mm. So yan guys, ito na yung ginawa natin na lock sa ating sleeve. So kung napapansin nyo, ito yung sleeve natin, linagay natin na bandang gilid. Ayan, next naman natin ngayon yung barina na yung panlast na gagamitin natin, yung 316. Ito yung gagamitin natin na pan-thread. Pambarina dito sa ano, sa ating sleeve. Ayan. Lagyan ko muna ng butas na 316. So yan guys, nalagyan na natin ng nabarinahan na natin ng 316. So yan. So ito na yung panlas natin na hantap, yung gagamitin natin yung 6mm para dun sa ating bolt ng cover. So lagyan ko muna ng thread na 316. So yan guys, natapos na natin lagyan ng thread. So ito na, tatry na natin yung bolt ng ating cover. Yan yung ginawa natin. So nalagyan ko na siya ng thread na 6mm. Try na natin yung ating bolt na pang cover. Napapansin mga kabuknoy, swabe-swabe lang yung ikot. So yan, kailangan magpasok kayo ng tornillo mga kabuknoy, i-sure nyo talaga na kailangan isagad nyo muna yung bolt bago nyo higpitan. Kaya mas madalas tayo malustridan ng ganitong thread, kasi once na tumigas saka maghihigpit, kailangan isagad nyo muna ang gagawin nyo. Isagad nyo muna bago nyo higpitan ng yabi. So ugasan muna natin to para maibalik na natin sa kanyang makina. Yan. Ito na yung ginawa natin na pag-i-slip. So hugasan ko muna. Saka natin ibabalik dun sa kanyang makina. So yan guys, nailinis na natin yung camshaft. Na-timing na rin natin. So naka-liter tin na siya. Ibig sabihin naka-tapid center na. Saka natin nilalagay na yung ating camshaft. So salpak muna natin ma. So yan guys, nakakabit na natin yung camshaft holder. Na-timing na rin natin. So ayan, napantay na yung guwit dito sa may kanyang cylinder head. Sa naka-liter tin dito. Ibig sabihin naka-tapid center siya. Saka timing na rin yung gear. Check natin yung valve clearance. So good naman yung valve clearance siya. Saka natin paan na rin. Lagyan muna natin ng oil kasi natin seal natin to. So yan guys, nailagay na natin yung oil. Nalagyan na rin natin. So paan na rin na natin. So yan guys, sumandar na yung ginawa natin na ano, XR150. Antayin na lang natin, makikita yung langis. Try mo pa ya. So ayan, goods na yung ano, oil nya. Ayan. Saka natin lalagyan ng cover. Yan guys, okay na yung ginawa natin na XR150. So napakabit natin lahat. Nakabit-kabit na, ayan na. Sumandar na rin yung pag-repair natin sa XR150 from Cavite.